Sa kabila ng pagiging huli sa pagbubukas ng klase, tiniyak ng mga principal sa ilang paaralan sa Tuguegarao na hindi mapag-iiwanan ng mga estudyante sa kanilang eskwela. Batay naman sa datos ng Cagayan PDRRMO, nasa higit 100 public schools sa Cagayan ang napinsala ng bagyong Gurin. Si Noel Talake sa report. First day ng school year 2023 to 2024 sa Tuguegarao West Elementary School na antala dahil sa pananalasa ng bagyong Gurin sa lalawigan ng Cagayan. Kaya naman si Philan, isang grade 6 pupil, excited tanggapin ang mga libro mula sa kanyang guro. Masaya po kasi po mag-aaral na po ulit. May bago po ulit na matututunan. Kahit huli na sa pagsisimula ng klase, tiniyak naman ng principal na walang maiiwan ng mga estudyante. Nabitin nga yung first day. Everybody was excited, not only the learners, I believe, even the teachers. We ensure here in SDO Tuguegarao City, more particularly here at Tuguegarao West Central School, na papalitan namin yung mga missed days. Bagamat binaha, hindi naman nasira ang mga paaralan sa pananalasa ng nagdaang bagyo. Kaya pumasok na ang mga mag-aaral, ang 36 na mga pampublikong paaralan sa Tuguegarao City. Prior to the bagyo, we already had a meeting with all of them. Nag-release tayo ng pangbrigada eskwela ng bawat eskwelahan na pondo para makapaglinis sila, makapag-repair, makapag-ayos ng kung anong kailangan nila. No? Aniya, isa sa kanyang isinusulong ang mabigyan ng magandang edukasyon ang mga bata sa lungsod. Security-wise, kinausap na natin pati policemen to handle the crossing, the traffic. Aside from that, yun yung sabi namin, ano, nakausap na natin lahat yung mga teachers kung ano yung mga pangangailangan nila for the school year and the next school year. Inanunsyo ng provincial government ng Cagayan ang pag-aalis ng class suspension sa lalawigan matapos inirekomenda ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang muling pagbukas ng klase para sa school year 2023 to 2024. Receding na lahat ng mga waterways natin at pinabalik na natin lahat ng mga evacuees natin. And it was sunny yesterday, kaya siya nag-decide, no, na i-lift yung kanyang suspension sa mga klase. But it has given an area doon sa mga local chief executives if the situation sa kanilang mga bayan ay hindi pa talaga po pwede. Pero ipinapaubaya pa rin sa mga munisipyo ang class suspension, tulad na lang ng bayan ng Bugay at Apari, Cagayan, kung saan hanggang ngayon wala pa rin pasok dahil sa mga pinsalang iniwan ng bagyo. Batay sa tala ng Cagayan PDRRMO, nasa 106 na public schools sa Cagayan ang napinsala ng bagyong Gurin. Nung bumaba yung tubig from Sierra Madre, binaha sila and affected yung mga schools din nila, no? And kailangan nila maglinis ng mga schools nila. Hindi naman pwedeng papasukin natin yung mga bata na hindi pwede yung classrooms. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.